Good morning mga idol, ito ha, i-share ko lang sa inyo kasi ito itong bios ko, parestrohin to ngayon, no, March ang rehistro niyan. So ang ginawa ko, binilang ko siya ng carrier para isabay ko na sa rehistro niya. Kasi mga idol, no, ang carrier kapag nagkabit kayo niyan, top load, no, roof rack, yan, pagka bumili kayo niyan, no, ipinaparehistro yan, o pagka nagkabit kayo, pinaparehistro rin yan. Hindi po pwedeng ikabit nyo lang at kapag ano, mahuhuli kayo, no? So ngayon, eto mga idol, yan, no? Maliit lang siya, no? So papakita ko sa inyo paano install at kung ano yung itsura nito. So actually mga idol, medyo magaang lang, no? Nabili ko to sa mga online, no? Online app, mga ganyan, di ba? Meron. Sa online natin nabili to, ang halaga ay 3,300. Yan mga idol. At syempre, netong tempo pa, meron silang mga promo, eh, mas mababa ako nakuha. Lumalabas na mga 2.5 lang, eh, no? So tingnan natin kung okay yung quality at yung bigat niya, dahil nga aluminum ito, hindi ganun kabigat, siguro may 10 kilo. Pero ito, nakasulat dito, eh. Oh. Yan yung ID niya, oh. So, ayan, oh, 8 kilos nga lang, yo. So magaang lang, lahat-lahat na yun, ha, 8 kilos. Oh, 8.6 gross weight. No, then ito yung measurement. So ang sukat nito ay 38 by 38 inches. Yan, mga idol. O tara, buksan natin. So ito na yung laman niya sa loob. So puro aluminum. So magagaang. Then ngayon mga idol, kaya ako nasabi na bago kayo magkabit nito, eh, alamin niyo muna kung paano yung mga kailangan ninyong gawin. Kasi yun nga, no, di ba? Nabanggit ko, kailangan irehistro ninyo. So ngayon, pagka ito inirehistro nyo, papa-inspect nyo to sa inspector, no? Nakakabit, dadalhin nyo yung sakyan nyo doon, nakakabit na siya, then papa-inspect nyo. Then, ang kailangan niya ay yung resibo. Ngayon, kung bumili kayo online, lagi nyo tatandaan na pakisamahan ng resibo, mga idol. Kasi, yun ang number one na hinihingi ni LTO, no? I-attach tong resibo. Kaya kapag wala kayo resibo, nako, eh baka hindi nyo ma-irehistro, mahirapan kayo. Yan mga idol. So ito, ni-request ko lang do sa ano. So mayroong mga nagtitinda na ini-include na nila agad yung resibo, pero baka makalimutan, kaya ipaalala ninyo, sabihin nyo, sir, baka pwede makahingi ng resibo. Ito. Okay, so ito yung resibo na pinadala nila sa akin. And then syempre, tara, simulan na nating assemblein, no? So lahat yan mga idol, yung tray niya, yung crossbar, lahat yon ikakabit natin at a-assemblein. Okay. So mga idol, no, complete packaging naman, no. Ito, ang daming mga brackets, and kasi actually may mga spare pang brackets to para kung ano yung aakma sa bubong ninyo, kasi yan mga idol ay gutterless kung tawagin yung ating pangkotse, di ba? Wala siyang gutter, hindi katulad ng iba sasakyan, di ba, may parang alulod dun siya ikinakabit, pero to gutterless, so dito siya kakabit. Yan mga idol. So kaya lumalabas na marami siyang option kung paano niyo ikakabit. Then meron siya syempreng yan, oh, manual. Sa pag-assemble, palagay ko mas maganda yung nakalatag na siya. No, kapag nilatag ninyo, dapat naka-per, ano pa rin, per plastic ang baklas. Kasi katulad nito, di ba yan? O, pag-iwalay nyo, kasi katulad nun, baka yun isang set yon para sa kung saan yung mga tornilyong yun, no? Tsaka ito. Tapos ito, nakikita ko, is para sa crossbar to. Kaya hiniwalay ko. So yan, mas maganda nakikita natin lahat, eh, no? Kasi para hindi tayo malito. At mamaya, kunyari, naikabit na natin. Ay, baliktad pala. Ito pala ay dapat yung tornilyo na itong isang to, ganito ganyan, no? So ilatag na natin. So yan, ito naman sa crossbar, no? Pinagsama-sama ko siyang ganyan. Then ang una nating inassemble is ito, no? So kalalabasan niya ganyan, yo. Oh, di ba? Ngayon kasi ito yung una nating ilalagay dun sa front. So ito, no? So dalawang klase to, ito yung pang side, ito yung pang front. So yung pang front, no? Kita ito. Pero yung pang side yan, no? Ano siya, naka-close, no? Kasi paganyan yan, eh. Nakapaganyan, no? Nakapaganyan yan, eh. Sa side. Ito, pang-front. Nakaganon lang yan. So, ngayon, no? Ang una nyo gagawin, ipasok ninyo ito. So, nandito yan, eh. Nakaganyan yan, eh. No? So, pagka pinasok nyo yan, no? Slide nyo lang yan dito. Sa giliran. Pero, syempre, luwagan nyo muna yung mga tornilyo niya. So, ngayon, naluwagan na, no? No, ipapasok nyo lang yan dito. So, pag ganyan ang pasok nyo, no? Yan, oh. Maka-slide siyang paganon. Yan, oh. Diba? Yan, papasok nyo ng paganyan, no? So, ganun din dito sa kabila. So, slide nyo lang. Yan, oh. Dito sa kabila, no? Slide nyo lang. So, dapat yung washer nya nasa labas. Then, tantayin nyo na lang. Oh. Yan yung unang assemble nya. Ganun din sa may likod na part na ito. So, ipitan ko muna para lang
Hindi na siya gumalaw. Yan, oh, hindi tapos na. Oh, pwede na natin kabit ya. Hindi. So, nasa simula pa lang tayo. Ang dami pa nating i-assemblein, no? So, hindi mo na align 'yan kung tutusin. I-adjust ko na lang. So, basta ganyan 'yan. Okay, mga idol, next, no? So, ito. Itong bakal na 'to, nakapagano 'yan. So, ipapasok mo 'yan ng ganyan. Yan, nakaganyan 'yan, no? So, ngayon, pag pinasok mo 'yan dito, no? Ito 'yung pang front, ito 'yung pang gilid. No, lulusot mo ng ganyan. Yan. Sagad mo lang. Then, dapat umabot siya doon sa may tornilyuhan. Okay, no? So, ngayon, pag na-prepare nyo na to, yung tornilyuhan dito, tapos ito, no? So, maluwag lang muna. Ngayon, ito kasi medyo may konting problema, no? Kapag ito, nilagyan mo ng tornilyo dito, pag bumaon, aangat yan. No? Uumbok dito, hindi nyo maipapasok ng gusto. So, para sa akin, dapat to may butas dito, eh. No? So, ngayon, gagawin na lang natin, no? So, maluwag muna. Pasok ko ito ng ganyan. Then, lulus ko ito ng ganyan. Oh. Yan yung kinakalalabasan niya kasi, di ba? So, ngayon, gagawin ko dyan, bubutasan ko na lang para matornilyo ako dito. Di ba? Pwede naman, kung gusto nyo, isang tornilyo lang. Pero sa akin kasi, mas gusto ko yung mas matibay. Dahil alam nyo na, carrier nga iyan. No? So, katansahin ko na lang dito. So, butasan natin. Tapos tingin natin, ha. Ito. Parigay ko banda rito. So, yung barena ko, converted lang. Dahil nahiram yung ating barena. Pero pwede naman. So, yun yung tornilyo niya, oh. Di ba? Nasakto naman, kahit pa paano. Yan. Para maitornilyo natin to. So, sa iba, ubra. Isa lang, no? Kahit isa lang yun nandito, ubra na. Pero sa akin, hindi ako pahig kasi ng ganun eh. Okay? So, pasok ko siya ng ganyan. Para matibay. Hindi sa ako lalagyan ng tornilyo ngayon. Dito. Oh, di ba? Oh, mas maganda siya. Di ba? Then, mamaya ako naigpitan yan. Ito muna. Ito. Kasi meron din dito eh. Naikabit na natin dito. So mamaya ako naigpitan. So ito naman, ito. Is para dito 'yan. So ito. Di ba? Oh, mas pulido siya. And then kabit natin yung panggilid. So mangyayari diyan mga idol, layo mo. So, mangyayari dyan is paganto. Yan. O, di ba? Papasok natin. So, yan. Yan, paganyan. Papasok mo siya ng ganyan. Yung. O, so, dito. Yan. O. Di ba? Yan. Then, pwede na natin higpitan lahat. Ito. Pangano siya dyan. Ito. Higpit. Ito. Higpit dito. Then, higpit din dito. So, lahat yan. Higpitan ko na lang lahat. So, yan o, mga idol. Di ba? Namumukaan nyo na ba? O, di ba? So, gagawin ko na lang yan dito sa kabilang side na to. Then, paikot lang naman, no? So, kung paano natin ginawa yun nandito, yan. Eh, ganun din gagawin natin sa tatlo pang corners niya. And then, yung flooring na lang, mga idol. Okay, mga idol, ito, ha? Yan, no, diba? Katulad nga nung sinabi ko sa inyo, no? Kung ano yung ginawa natin doon sa una, i-apply nyo lang doon sa mga corners niya. And then, sa huli, syempre, kunyari, diba yan? Nakabit nyo na yung dalawang sides, eh, diba? Yan ang mangyayari dyan, nakabit nyo yung dalawang sides, no? Ito, isusuklob nyo itong pag-anon. Pero gagawin nyo, huwag nyong sisikipan. Yan o, huwagan nyo lang ng ganyan. Huwag nyo muna itornilyo itong part na to. Tsaka dito, yan o. Yan o. Kasi, pag tinornilyo mo yan, pinix mo yan, eh hindi mo na mailalagay yung flooring. Yan. So ngayon, kunyari, yan o. Diba, niluwagan ko lang. May slide ko yung mga floorings niya, no? So, ibig sabihin, ganyan yan o.
Oh. Yan, oh. Pasok mo ng ganyan. Then, i-slide ko lang ng ganyan. Yun. So, actually, kung hindi nyo pa rin maipasok nun, dahil maluwag tong isang side lang na to, pwede nyo luwagan din dun. Para maiganon nyo lang. No? Hindi siya totally dismantle, pero maiuusod nyo lang ng gano'n para bumuka siya. Then, pasok nyo yung lahat ng floorings niya. No? Ito, ito, ito. Yan o. Pasok natin lahat ng flooring. Yan. And then, ito. So, kapag ito, mga idol, na-assemble nyo na ng gusto, eh, talagang walang alog to. Ito muna, yan. Diba? May flooring na siya na ganyan. Then, saka nyo, itutulak ito, pababa. Ganyan, ganyan. Then, yan o. Yan rin yung nasa mga butas, mga idol. Diba? Then, tornilyo. Yan, mga idol. O, itutornilyo ko muna. Then, pakita ko sa inyo yung outcome niya, no? O, diba? Na-assemble na natin. So, ganun lang kadali assemblein. At, syempre, makita mo, magaang lang siya. So, 1 by 1, no? So, 1 meter by 1 meter. So, 38 inches yan by 38 inches. Ngayon, kung gusto nyo, no? Kunyari, SUV sasakyan nyo, meron naman available na ito, yung mas mahaba rin, no? 38 lagi, karaniwan. Yung paganto, 38. Kasi, syempre, lapad ng sasakyan natin to, eh. No? Yung haba, yun, doon nagkaroon ng medyo pagbabago. Kung hindi 38 inches, may 50 inches. Pero sa akin, kotse lang, so 1 by 1 lang. 1 meter by 1 meter, 38 by 38 inches. So pagdating sa crossbar, no? So ito yung nakatungtong doon sa ating sasakyan. So ito yung nakayakap. No? Ngayon, ito, kakabit natin to. Pag-ingin yan. Okay, so, ang gagawin, no? Ito yung pinaka-plate. Yan yung pinaka-tornilyo niya sa loob, eh. So hawakan mo lang ng ganyan, pasok mo dito. No, papasok mo yan ng ganyan, no? Yan, no? Pasok mo ng ganyan. And then, tornilyo mo na to para hindi ka mahirapan. Yan, no? Yan. O, diba? Ngayon, pag na-tornilyo mo na ng ganyan yan, so maluwag lang. Then, usod mo naman. Ito naman sumunod. Yan. So, masyadong pakahigpit. Para maiusod mo. Then, to pasok mo naman to. Nang paganyan, then tornilyo uli. So ganyan yung technique niya. Para madalian kayong magkabit. So, huwag mo siya din pakahigpit para ma-slide mo siyang ganyan. Yan. Then ganun din dito sa kabila. So kabitan natin to, ha. Yan. So hindi natin hihigpitan yan. Kasi tatansyahin pa natin yan doon sa loob. Kung doon sa bubong. Kung paano. Ito, kabit natin to. Kabitan natin siya ng puting niya. Yan, okay na siya. And then, te-testing natin doon kung gaano kalaba yung distance. No? Nakapatong yan sa bubong natin ng paganyan, eh. Okay? So, try natin. Tapos, titignan natin kung ano yung akma na pang clamp niya dito. So, nakaganyan kasi yan, eh. No? So, yun ang titignan natin kasi meron tong tatlong klase na clamp. No, tignan natin kung ano yung mas pasok sa kanya. O, tara. Yan, oh. Tinesting ko muna ng ikabit tong isa. Yan. So, matibay na siya. So, ngayon mga idol, no, medyo konting adjustment kayong gagawin. No? So, ang gusto ko nga sana, ito, is dito rin nakapatong para mas matigas. Pero, dahil nga nasa corner naman siya, no, so matigas na rin naman yung pinapatungan niya. Pero kasi dahil nga universal, no, mga idol, may konting conversion akong ginawa. Yung iba may narinig, no, na dito nag-bend sila dito, pero kasi hindi pwedeng i-bend yan, eh. Actually yan, no, makikita nyo ganito yan, no. Yan, no. Oh, lapitan natin. Yan, no. Ganyan siya, no. So may space yan talaga yan. Yan, no, may space yan dito kasi ito, totoong part na to ang mahalaga. So ito yung tumutulak sa kanya para bumaba ng ganun. No, ito, 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 ito. Yan. Tinutulak niya yan para ibaba siyang ganun. So kailangan niya pag kinabit niya, mga idol, ito. So may kurba yan dito, eh, no? Yung kurba niya, huwag siyang tatama doon. Kasi kapag tumama na siya doon, eh hangganan niya na 'yon. Pag tumama 'yon, eh didikit 'to. Ang mangyayari, aangat na 'to. So kailangan
umi-slide siya pa ganun, no, para ma-i-push niya pababa. Ganun ang mangyayari diyan. Ngayon, no? So, ang naging conversion ko is yung butas dito, no? In-adjust ko kasi hindi ko na sila mapaglapit, yun, no, 'di ba, yung kabilaan. So, iyayakap mo ng ganun 'yan, eh, no? Or i-adjust mo paluwag or payakap, no? So, depende sa sasakyan, sa model ng sasakyan nyo. Pero sa akin, kailangan ko pag iyakap, no? Ngayon yung tornilyo niya dito, no? Slotted naman yung kabitan dito, so na-i-adjust mo yan ng ganun. Kaso ang problema, no? Bitin na, no? Sagad na ako, eh kulang pa rin ako sa yakap. Kaya ang nangyari sa akin, no? Nag-adjust ako ng butas dito. Mamaya papakita ko sa inyo. In-adjust ko yung butas para naman maiganon ko pa siya. Then kapag ka nag-lock siya, eh sumakto na siya dito. Yan, papakita ko mamaya. Then ngayon, no? Yan, no. So yung positioning, no, so tantyahin niyo na lang, no. So bahala kayo kung sa inyo banda ilalagay diyan, pero yung distansya nitong dalawang to, yan, kunyari ganyan siya. Hanggang ganyan lang. Hindi po pwedeng lumayo ng ganyan kalayo, no? Kasi sobra 60 cm na to palagay ko. Basta hindi naaabot yung rack. Kaya dapat i-position niyo rin naaabot yung rack kasi papatong natin yung rack diyan, eh, di ba? Dapat sakto 'yun, no? So ngayon kakabit ko to, papakita ko sa inyo. Sa may crossbar, no? Ito yung sinasabi kong konting conversion na nangyari kasi ang original na tornilyuhan niyan ito tsaka ito. So ngayon, kunyari may tornilyo na to dito, no? Pag in-adjust ko siya hanggang dito na lang. Yan. Eh kailangan ko pang umusod pa doon, no? So mabibitin. Kaya ginawa ko, no? Binutasan ko na lang dito para mas maiusod ko pa siya ng ganyan. Yun. Ganun lang yung ginawa natin, no? So, yan mga idol, depende sa sasakyan, ha. Hindi lahat. So, sa views ko, yun yung nakita kong konting problema niya. Okay? So, next step, no? Naikabit nyo na yan, no? So, paganyan yan. So, kabit nyo na to. Itong pinaka-yumayakap sa kanya ito. Ito, itong pinaka-yumayakap. No? Kabit nyo na, pero yung pinaka-maluwag na po pwede, mga idol, pinaka-maluwag, no? So, kabilaan yan. Then, isasampan na natin. Tara. Pop. So, dahan-dahan lang. Yan. So, pinaka, yan, pinakamaluwag. And then, dali. So, may rubber naman, mga idol. Yan, o. May rubber siya dito. Yan, kabilaan. So, buksan natin itong pinto. Yan. And then, iyayakap natin siya ng ganyan. Op. So actually mga idol, ito rin, ha, maluwag. Lahat yan maluwag pa. Then, kasi kailangan natin sukatan yan mga idol. Dapat sakto lang. Yan, tara. Yan mga idol, no, maluluwag pa lahat yan. And inalign ko na siya, no. I-align nyo lang, pero yun nga, maluwag lahat yan. Pati to, maluwag pa to. Then ang una kong hihigpitan mga idol ay ito, no. Kailangan huwag gagalaw sa posisyon. Ihigpit ko na yan ng ganyan. And then, katulad nga na sinabi ko, no, itong part na to, yan, no. Yan, ha. Huwag niyong hahayaang umabot dito sa may tuktok na to. Huwag. Yan, oh. Lapitan pa natin. Yan. Huwag niyong hayaan to na tumama dito. Kasi pag tumama yan dyan, eh, hindi niya na mapipit-pit yan pababa. So, kailangan umislide pa siya dyan. Habang hinihigpitan niyo to, i-slide siya papunta doon. Then, habang tinutulak niya to pababa. Yun. And then, syempre, habang yumayakap din dito. Yan. Habang yumayakap din siya dito. Yan, ganun ang gagawin natin. O sige, higpitan ko muna to, ha? Tapos papakita ko sa inyo kung paano mangyayari yan. Yan. So ngayon, maluwag yan, maluwag. Higpitan na natin to. Okay mga idol, no? Ito, higpitan natin. So paghigpit naman nito, no? So pakiramdaman lang, no? So ito, huwag nyong hahayaang tumama sa pinakadulo niya. So, higpit muna dito, then try muna natin doon sa kabila naman. Okay? So, itong kabila naman, no? So, dahan-dahan lang, mga idol. Yan. Hanggang sa maramdaman nyo ng mahigpit na siya. Yan, oh. O, tignan natin. O, di ba? Malayo pa. Malayo pa yung slider niya dito. Huwag lang tatama dito sa kurbada kasi mapipigilan na siya. O. Yan yung kabila naman. Higpit lang. Op. Okay. Marayo pa. Yung gap. Okay. So, hanggang maramdaman nyo lang.
na mahigpit na siya. Yan o. Habang hinihigpitan nyo nga, no? Diba? Kanina ko pa sinasabi. No? Ito, tinutulak niya to pababa. So, hindi po pwedeng ito, ah. Pag tumama to, ay wala. Hindi niya maitutulak pababa yan. Kasi yun yung design niya. Nakakorba siyang ganun para itulak talagang pa ganun, eh. So, huwag nyo papatamain to. So, yan o. Libreng-libre yan. Paano ba? Ayan o, diba? O. Libreng-libre siya. So, open yan, mga idol. Yan o. Diba? Naka-open siya. Ito lang tuktok ang nakasayad. Yan. So, yan, no? So, mapapansin nyo, palipat-lipat ako. Ganun talaga. Para makuha natin yung tamang higpit. O, yan, no? Di ba? O, tibay na siya. Pwede na. Okay. So, then, yan, no? May mga rubber pang ganda yan, no? No? Para dito. Then, ito may rubber din to. Ito may rubber din. Yan. So, ngayon, mga idol, yan, no? So, crossbar pa lang, di ba? Parang nakakadagdag na rin ng forum, eh. Diba? Then, kapit na natin yung ating top load. Eto na tayo, yung rack papunta doon sa crossbar. No, paano natin siya maimamount? Ngayon, may kasama mga ganito yan. Ngayon, so install mo lang yan dito. Yan. Ngayon, mga idol, pwedeng kapag kayong ganito, no, nakita ninyo, masikip ipasok dito, eh dapat, intro pa lang, pag-assemble pa lang nito, ipasok nyo na sa loob. Kasi, unlike dito kasi, pwede naman namin ihulog, yun. Ganyan, no. Ihuhulog ko lang ng ganyan. Then, pwede na. Di ba? So, ngayon, gagawin ko dyan, ilalagay ko to. So, pag nilagay ko to, no, mga idol, ito, palabas. Tingnan nyo rin kung pwedeng paloob or palabas. Depende kasi dun sa naging haba nung rack, ano nyo eh, nung crossbar ninyo. Kung uubra. So, ito, katulad na ito, no. Ang atulad siya ng ganyan. Tapos, tutornilyo ko na siya. Dito. Ito, ganyan, no. O, di ba? Yan. Yan, yan din sa kabila. So, tornilyo mo lang ng ganyan. O, so, gagawin mo yan, mga idol, sa apat na ganito. So, kabilaan yan, left and right. No? Then, kapag naikabit mo na yan, huwag mo higpitan. Dapat kasi namumove mo siya ng ganyan at namumove mo ng ganyan. Para pag kinabit mo doon sa may crossbar, masukat mo kung saan yung sakto niya. Nakabit nyo na, kabilaan yan, ha? So, mamumove nyo dapat. Then, subukan natin i-sampa doon sa may ating crossbar. Okay. So, ngayon, mga idol, di ba, naisampa na natin. Ang mangyayari kasi dyan, no, kaya hindi ko pinahigpitan para maiusog nyo pa. Yan, no, ganyan yun. O, di ba? Oh. So iuusod mo yan ng ganyan, then ia-align mo rin dun sa kabilang side, no? So check nyo na lang kung sasakto tong crossbar nyo, kasi maaring hindi sumakto yan or sa ibang, o maaring mag-adjust kayo, no? Kung saan po pwede. Pero ganyan yung kabit niyan. Ngayon, mga idol, pagka na-align nyo na, so pakita ko na lang kung paano ilalak. Okay. So meron niyang kasamang ganto, no? So ganto yan, yo. Oh, papasok nyo lang dito and then ilalak nyo na lang yan ng paganto. Yan. O, diba? Yan. O, diba? So, ganyan ang kabit nyan. O, higpitan nyo. O. So, kung hindi kayo satisfied, no? Pwede nyo lagyan ng rubber sa loob. Kung gusto nyo lang, no? Yan. So, pagka nahigpitan nyo na, ganyan na yan. O, yan na yung pinaka-fix nya. Pagka na-fix nyo na dito, no? Kunyari, na-check nyo na. So, apat yan, no? Pagka na-check nyo na, tsaka na lang kayo maghigpit dito. So, titignan nyo rin yung alignment nito kung pantay. No, saka kayo maghihigpit dito. So, katulad nito, no? Try natin higpitan yung isa. Yan. Then, ito. Okay. Yan. No. So, testing pa lang, no? Yan. So, yan. Ganyari yan, oo. Diba? Pag na-i-fix nyo na ng ganyan yan, oh, hindi na siya gagalaw. So, gagawin yan lahat sa apat, no? So, yan. Ganyan siya, mga idol. Siyempre, pagka mahigpit na yung apat, eh, wala nang alog yan. Yan. Ganyan, mga idol. Yung pagkakabit na ang ating crossbar. Pero, siyempre, so, dahil nga universal ito, no? May tendency hindi pasok lahat ng tornilyo.
So maaaring didiskarte at didiskarte pa rin kayo. So katulad nito sa akin, no? Meron ako mga parts na nakita na hindi siya ganun kapasok, no? So may kaunting adjustment, hindi rin ganun ka plug and play lang. Okay mga idol, ito oh. Yan oh, naparehistro na natin na may kasamang top load. Iyan, yung katulad niyan, ilalagay ko na lang sa screen ninyo para mas makita niyo maigi. So ang top load natin mga idol, ito nga no. Kaya sinasabi ko na ang pinaka best timing ng pagpapakabit ng top load, no, pagpapa-install niyan is kapag ka malapit na kayo magparehistro. Bakit? Kasi nga yung top load natin hindi yan basta-basta kinakabit lang. Kailangan niyo yan iparehistro kasama. Ngayon mga idol, dito sa breakdown niyan, yung nakikita niyo sa screen, nakita nyo, di ba, may nakalagay na top load. No, ang additional na babayaran nyo ay 100 pesos lang. Pero, syempre, kapag kayan, ipaparehistro nyo, kailangan ninyong ipakita sa, o banggitin, dun sa inspector, na kailangan nyong iparehistro yung top load ninyo. So, yun, ang hihingin nyo dyan, una, syempre, kailangan makita niya, physically, kung okay ba yung pagkakakabit, no, pagkaka-install, hindi ba maalog, tama ba yung sukat, baka naman over-over o sobra yung size sa bubong ninyo, bawal yun, hindi niya aprobahan yun. So kailangan hindi siya nakalawit, no. So yan yung 1 by 1 meter, no, 1 by 1 meter yan eh. So 38 by 38 inches. Sakto-sakto na yun. So pagka nakita niya okay yung pagkaka-install, hihingin niya naman yung resibo mga idol. Yun talaga kailangan yun. So kapag bumili kayo ng second hand, hindi ko alam kung paano magiging transaction nyo pagka ganun. Kasi nga wala resibo, dapat may resibo. Kasi yung resibo nyon, kukunin niya, ia-attach niya dun sa may inyong application ng pagpaparehistro. So pagka-attach nyon, yun, dire-diretso na yun. So additional lang kayo ng 100. Then, yan, makikita nyo, yan, kapag nasa screen ninyo, nakalagay, top load, 100 pesos. Then pagka na-checkpoint kayo, nakahuli kayo dahil may karga kayong daman dyan or sinita kayo. Pag walang rehistro, eh, medyo mabigat yata ang penalty nun. Yun, mga idol. So, yun lang po muna, mga idol. Maraming salamat po.